Ito ay isang mensahe sa huling henerasyon. At kung tatanungin ko kayong mga tao sa huling henerasyon kung gaano pa katagal ang ating ilalagi sa mundong ito. Mateo 24 verse 36-39. Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakalam ito. Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos, ang Ama lang ang nakakalam nito. Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahon na ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Ang passage na ito o scripture ay isang bagay na nagagrab ng aking atensyon na tayo ay patungo na sa huling kapanahunan, ang pagdating ng anak ng tao, ang ating Panginoong Hesus. Dahil sa paglipas ng panahon, tayo ay papalapit naman sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kung ating ipagpapatuloy ang binabanggit sa Mateo 24 verse 36-39. Sa verse 38, ng mga araw na iyon bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Aking pagnaalala, napaka-normal na mga pangyayari ang mga nangyayari noon sa panahon ni Noe. At ito rin ang nakikita ko sa ating kapanahunan ngayon, na ang mga tao ay gumagawa ng mga normal na mga bagay, katulad na lamang ng pag-inom, pag-aasawa, at mga bagay na tila baga wala ng katapusan, na hindi sumasagi sa kaisipan man lang ng tao na parating na ang ating Panginoong Diyos. Wala namang masama sa mga bagay na ito, ngunit nawawala ang ating atensyon sa totoong layunin natin sa mundong ito. Ang ihanda ang ating mga sarili sa malapit ng pagdating ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga pala mga kaibigan, kung nais niyong mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Noong ako ay bata pa, ilang mga dekada ang nakaraan, binabanggit ng isang preacher na malapit nang dumating ang ating Panginoong Diyos. At ngayon ay nagkaedad na ako, ito pa rin ang aking naririnig. Ngunit ang pinagkaiba nito sa panahon na ako'y bata pa ay ngayon nasisilayan natin ang mga pangyayari sa mundo na kakaiba at nagtatransform ito sa mas delikado na kapanahunan, na ako'y lubos na naniniwala na ang henerasyon na ito ay ang henerasyon na dadatnan ng ating Panginoong Diyos. Hebrews 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang mamatay nang minsan, at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Marami sa atin, lalong-lalo na sa mga kabataan, ay mas gustong mamatay kaysa maranasan ang paghihirap sa mundo. Ngunit ito ang binabanggit sa banal na kasulatan, kung ikaw ay mamamatay, ang kasunod nito ay ang paghuhukom. Kaya naman nais ng ating Panginoong Diyos na bago tayo mamatay, ay handa natin ang ating mga sarili sa kanyang paghuhukom. Dahil lahat ay huhukman ng ating Panginoon base sa kanyang ginawa, base sa kanyang mga layunin sa mundong ito. Kaya naman nais ng ating Panginoon na ipaalala sa atin na ang mga ini-enjoy nating katanyagan, ini-enjoy nating pananalapi, ang mga kalayawan na sobrang nagpapabulag sa atin, ay hilingin natin ito sa ating Panginoong Diyos na makita natin ang tunay mong layunin. At ito ay may handa ang ating mga sarili sa malapit ng pagdating ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa panahon ni Noe, sila ay naging bulag sa totoong nilang layunin sa mundong ito. Sila ay nasilaw sa katanyagan, kapangyarihan at mga kagustuhang laman sa mundong ibabaw. Ngunit sila ay napiligro nito. Hindi nila nakita ang kaligtasan. Hindi nila pinaniwalaan na totoo na magkakaroon ng baha. At sila ay napahamak.
At ito ay nangyayari rin sa panahon natin ngayon na katulad ng binabanggit sa Mateo 24 verse 36-39. Nakatulad sa panahon ni Noe, yun din ang nangyayari ngayon, mga kaibigan. Ang mga tao ay pinapatigas nila ang kanilang mga puso at hindi pinaniniwalaan na darating ang paghuhukom. Nahuhukman ng ating Panginoon kung sino ang makakapunta sa langit at kung sino ang papunta sa impyerno. Na-enjoy natin ang mga bagay ng pananalapi, kapangyarihan at kagustuhang laman. Ngunit nakakalimutan natin na tayo ay patungo sa paghuhukom ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ito ang good news. Ang ating Panginoon ay ginawa niyang priority ang pagliligtas sa iyo sa pamagitan ng kanyang paghahayag ng kanyang pag-ibig sa iyo sa krus ng Kalbaryo. At ninanais niya na maging priority mo ang hanapin ang buhay na walang hanggan. Hanapin ang iyong tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Nais niya na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa iyo at maniwala ka na siya lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ninanais niya na talikuran natin ang ating mga kasalanan at makipagtipan tayo sa kanyang mga plano para sa atin. Humiling tayo sa ating Panginoong Diyos na i-direct ang ating mga mata, i-direct ang ating buhay patungo sa buhay na maghahayag ng kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. Ituon mo ang iyong buhay. Ang mga baluktot mong gawain ay gawin mong tama. At nawa ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang maghari sa iyong puso mula ngayon at magpakailanpaman. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga kapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa pagpapaalala sa amin na ang aming buhay sa mundo ay pansamantala lamang at nais po namin humiling ng iyo pong kapangyarihan. Kapangyarihan upang umayaw sa mga kasalanan. Kapangyarihan upang ito'y totally na matalikuran po namin. Gabayan kami o aming Panginoong Diyos na ipaalala sa amin na kami ay nasa huling mga kapanahunan na. At tulungan kami na maging straight ang aming buhay patungo sa langit na bayan. Tulungan kami Panginoon at patatagin ang aming pananampalataya sa inyo. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.